So in this video, I'll be discussing on how to play the math board game. So i-discuss ko dito yung general guidelines sa paglaro ng the math. So sa grade 4, ang the math ay the math the whole numbers. Grade 5, the math the decimals. Grade 6, the math the positive fractions. 7, the integers. 8, signed fractions. 9, radicals. At ang grade 10 ay ang the math the polynomials. So sa dito, ang ginamit dito ay yung the math radicals. So ito yung position ng chips for the math radicals at ito yung kanyang sample na score sheet. So yung score sheet nito ay pwedeng gamitin sa lahat ng competition ng the math. Dito muna tayo sa general guidelines. So, first is determining the first player. So, by toss coin or ano man yung paraan para makapili ng unang player. Then, second is ang rule ng paglaro ng dama ay ginamit dito. So, a chip with numeral moves diagonally forward to an adjoining vacant squares. So for example, i-move ko itong 4 times square root of 18 dito sa square na ito. So, dito. Then, pwede rin dito. So, kung dito ko ilalagay sa score sheet, ay sulat nyo lang yung chip. So, 4 times square root of 18, then arrow. Then, pagkatapos nito ay isulat nyo kung ano ang kanyang coordinates. So, in this case, dito ay x is 6 and ang kanyang y is 3. So, isusulat nyo dito as coordinates, open parenthesis, then 6, then 3. So, ganyan lang ang gagawin. So, isulat yung chip na i-move. Then, isulat din yung coordinates kung saan naglanding yung chip. So, example dito, yung 4 times square root of 18. Nagland siya dito. So, ang coordinates nito ay 6. Then, y is 3. So, 6, 3. Next is, a chip takes an opponent's chip or chips diagonally forward or backward. So, for example, kung dito yung 4 times square root of 18, tapos kakainin ito ng negative square root of 8. So, ito yung scoring niya. So, negative square root of 8. So, sa kabilang player na ito. So, this is negative square root of 8. Then, this will be plus because dito yun laland. So, plus 4 times square root of 18. Then, isisolve lang ito. So, this must be simplified. This is negative 2 times square root of 2. Then, plus square root of 18 is 9. So, 3 times 4 is 12 times square root of 2. So, negative 2 plus 12 will be 10, then times square root of 2. So, ito yung kanyang score. So, dito, pass is not allowed. So, hindi ka pwedeng mag-pass kung hindi mo gustong kainin yung chip ng kalaban mo, hindi ka pwedeng mag-pass. Then, on taking a chip or chips, the following policy shall prevail. So, mayor, dalawa. Obligado, dos. So, obligado, dos meaning kung dito, example lang ito. For example, ito yung position ng chips. So, dito ay merong chip. So, obligado, dos. Dito, meron tayong dalawang option kung tayo ang player ng red na chips. So, dito, pwede mong i-take ang chip na ito. This is one chip only. And this, in this case, dito,
pwede mo yung kainin yung negative square root of 8 at negative 9 times square root of 2. So, obligado dos, sa pagkakaintindi ko ay ito yung priority. So, kung meron siyang option dito, between dito sa dalawa, ang mas na gagawin niya ay kainin itong dalawa instead of kainin itong isa. Susunod ay mayor tatlo or obligado tres. So, kung meron ditong chip, tatlong chips na pwedeng kainin, ito yung maging priority, hindi yung dalawa or isa. So, for example, meron dito. Example lang ito. Yan. Then, dito, pwede niyang kainin itong negative 9 times 4 times square root of 18 using negative 9 times square root of 2. Pero, dito, pwede niyang kainin ang 3. So, pwede niya itong 2, pero ang 3 ang dapat niyang kainin. It's because this is obligado 3. So, kung saan yung 3 ang kakainin, yun yung kanyang kakainin or iti-take. Then, mayor dama. So, kung ang chip nyo, for example, ang red chips, example ay aabot na siya dito sa apat na squares na ito, ito ay makukonsider na dama. So, mayor dama, meaning nito, for example, dama na itong 16 times square root of 32, at dito yung chips. Ganyan. Then, ganyan. So, dito pwede mo itong kainin. Or dito. Pero, meron kang dama dito. So, ang mag-prevail nito ay yung dama. Okay? So, instead of dito, dapat mong kainin itong negative 121 times square root of 80. So, next ay mayor dos, mayor tres, or kung meron mang mayor apat, this is over mayor dama. Meaning, mas mag-prevail yung mayor dos, tres, or apat kaysa sa yung mayor dama. So, for example, dito, halimbawa, ito ay dama na chip. Ito ay ordinaryo na chip. So, dito pwede mong kainin ang 4 times square root of 18 dito. Pero, kung titingnan nyo dito, negative square root of 8, so, pwede niyang kainin ang chip na ito, ito, at ito. So, this is mayor 3. So, kakainin yan. So, ito yung mag-prevail instead of itong dama na kakain ng 4 times square root of 18. Then, a player's chip is declared as dama if it reaches the other player's designated dama location or squares. So, kung red chip ka, itong apat na squares na ito, kung makapupunta na yung mga chips nyo, ito, yung mga chips ay tuturing na dama. Kung sa blue chips ka naman, kung makakapunta ka dito sa apat na squares na ito, then yung chips mo ay considered as dama. Then, a dama chip can move or take piece to an unoccupied square along the diagonal path. So, example dito, so kung ordinaryo na chip lang, ay dito ka lang. Pero kung dama ka, pwede kang lumampas as long as walang harang. So, pwede kang, kung kakain ka nito, pwede mong ilagay yung chip mo dito. Kung dito naman, pwede mo ito ilagay dito, as long as diagonal at walang harang. So, ganyan ang move ng dama chip. Then, a dama score is doubled. So, for example, 16 times square root of 32 kung kakain niya ito, yung chip na ito. So, 16 times square root of 32, kung isusulat nyo dito, 16 times square root of 32, then, times ito dito ito lalaland or pwede dito, so kung dito siya times negative 121 times square root of 18
So, this is a Damath shape. So, ano man ang score nito ay ito times 2. So, dito yung nilalagay yung score. So, kung isosolve natin ito, this is 64 times square root of 2 times negative 363 times square root of 2. So, square root of 2 times square root of 2 is 2. So, ito ay 64 times negative 363, then times 2. This is for negative 46,464. Then ang score ay times 2. So times 2. Then ang score dito ay 92 or negative 92,928. So another is a chip score is doubled if it takes a Dama chip. So kung kung ito yung Dama, dito ay ordinary chip. So kung kakain siya dito, ano man yung score ay same, it will be doubled. At kung ang chip ay Dama, for example ito ay Dama, at for example kung ito naman ay Dama, Dama na ito, for example, kung kakainin niya ito, so the score will be quadrupled. Then, a move. So, a move, meaning ito, this includes moving the chip or taking a chip and accomplishing the entry in the score sheet is good only for 1 minute. So, dapat within 1 minute ay magawa niyo yung scoring, yung pagsusolve nyo at paglagay niyang mga position ng chips. Then, the game shall not exceed 20 minutes. So, time duration ng isang game ay 20 minutes. Then, after 20 minutes, the value of the remaining chips shall be added to the respective player's score. So, kung example natin dito, kunwari, yung red chip, ito yung sa red. Kung ito yung remaining chip niya, ito ay i-add sa kanyang score na negative 92,928. So, remaining chip here. Example lang ito. So, 144 times square root of 8. So, yung grand total score is ito plus ito. So, negative 92,928 plus 144 times square root of 8. Then, the game ends when any one of the following situations occur. First is a player has no more chip to move. Wala ng chips na natira. Next is 20-minute game duration had elapsed or ended. So, after 20 minutes. Then, last will be repetitive moves of any or both players. So, yung mga moves na pabalik-balik. So, ito, dito naman. So, wala nang magawa. So, that will end the game. Then, the player having the greater total score wins the game. So, yung may pinakamalaki na score ang panalo. Then, in case of a tie, a 10 minutes rematch follows thereafter until a winner is declared. So, kung mayroon mang tie, so, merong overtime na 10 minutes. Then, only one score sheet shall be accomplished by the two players. So, ito yung halimbawa ng score sheet. So, only one score sheet per game. Then, kung meron mang mga errors sa pag-compute, ang player ay pwedeng magreklamo sa kanyang arbiter. Then, ito yung mga deductions. So, 5 points for the math whole numbers. Then, 0.5 points for the math the decimals. And 1 point for the math the positive and negative fractions. For the math the integers is 5 points. For radicals, 10 points. And for the math the polynomial, the
deduction will be 30 points. Then dito tayo sa notes for scoring. So for the math whole numbers, all scores must be a whole number. Then you can only use calculator in the computation of the grand total score. So dito na yung pwedeng gumamit ng calculator sa pag-add ng mga scores. Then the math, the decimals, all scores must be in decimal. Round off to the nearest hundreds if necessary. Calculator is only allowed in computing the grand total score. Then for the math, the positive and negative fractions, scores must be expressed as fraction. Then same, calculator is only allowed for the computation of the grand total score. For integers, scores must be all integers. And same, calculator is only allowed after the game. Then for the math numericals, scores must all be simplified. So dapat simplest form yung scores. Then for the math polynomials, all scores must be expressed as a whole number. Then use of calculator is allowed. So sa the math polynomial, pwedeng gumamit ng calculator while playing. As unlike sa ibang math, hindi ka pwedeng mag-calculator while playing within the 20 minutes time. Then, and recording the moves, especially when it involves taking a chip, the coordinates of the square where the taker chip landed must be specified. So, dito sa ibang math, kung kakain kayo or if you're going to take the chip, there's no need to write the coordinates. But in the math, the polynomials, ay dapat nyong isulat kasi yon yung values ng x and y na gagamitin nyo in computing the scores. So for example, yung 6x ay titake niya yung chip na 10y. So for example, it is plus, it lands on a plus sign. It's plus 10y. At yung coordinates niya ay lagay natin 4, 1. So ito yung values ng x and y na i-compute nyo dito or i-substitute at i-compute nyo. So, x is 4. So, dito ay 6 times x is 4. So, this is 24. Then, y natin ay 1. So, 10 times 1, this is 10. So, sa score dito, 24 plus 10 at yun ay 34. So, for the position of chips, ito yung mga position ng chips. So, the math, the whole numbers, then the math, the decimals, positive fractions, then integers. So, pause nyo lang yung video kung gusto nyo kunin yung position ng chips. Then, ito naman yung position ng chips ng signed fractions, radicals, at the math, the polynomials. So, I think yun na lahat yung explanation. So, kung meron mga akong mali, so kindly correct me if I'm wrong sa pamamagitan ng paglagay ng comments nyo down below. So, I hope this video helped you and see you next time.